Well guys, so ngayon, i-share ko lang kung ano yung process ko. Minsan kasi ang daming nagtatanong kung bakit ang gaganda ng tubo ng pananim ng iba. Bakit ako hindi ko man lang makuha-kuha yung tamang laki sa tamang edad ng aking pananim. So kung napapansin nyo, yung pananim ko po ay yung laki po niya ay nasa tamang edad din po. Okay, and kung mapapansin nyo itong ginawa ko dito sa itong tanim ko dito sa may semi-NFT natin, so mga nasa 5 days pa lang yan after transplant. Pero tingnan nyo naman, hindi siya leggy or hindi walang diseases, walang signs ng deep burn. Pero ang isang sekreto po niyan, bakit ang gaganda po ng tubo ng pananim natin or namin or nila. Siyempre, sinishare ko to para ma-experience mo yung ganda ng pananim sa iyong lettuce na tanim. Okay, so ang unang sekreto po ay huwag po natin kakaligtaan na magbabad po tayo ng yung after na na-sterilize po natin yung ating kokopit, and then i-dry lang po natin siya, yung wag naman masyadong dry na dry, siguro sa isang maghapon lang bilad natin sa araw, then saka natin siya babad sa calcium nitrate. So yung calcium nitrate po kasi nagtutulong yan para mapayabong yung ating pananim. Kung mayroon silang NPK, so dapat may calcium nitrate. Same din po yun kapag bago natin itanim yung ating itatransplant, ay dapat yung pagtatransplantan natin na cocopit ay na-applyan na siya ng calcium nitrate. 24 hours or 48 hours, okay nang ibabad yung cocopit natin. Pero pagka medyo may oras pa kayo para magbabad, isang linggo, the best na po yung isang linggo. Okay, so ang ratio po ng ating pagbabad ay sa isang ganito, naglagay lang sa isang litro, naglagay lang ako ng 1 teaspoon sa isang litrong tubig. Then ito 16 liters kasi to. So 16 na kutsarita ang ginamit ko, yung puno. Tsaka ako siya ibinuhos dito sa ibababad natin kokopit. So yun, tatansyahin mo lang, hindi mo man kailangang ilagay lahat itong 16 liters na to. So dapat parang putik lang siyang tingnan, hindi yung basa, hindi yung umaapaw yung tubig. So dapat ganun lang po yun. Pagka hinalo mo siya at mukhang putik na siyang tingnan, ihahalo mo syempre. And then tsaka mo siya iwan ng 48 hours or kung may time pa, isang linggo, 5 days, basta pinakamababa mo po ay 48 hours po yan, 2 days. Okay, so after ko siyang mababad, kailangan tigain natin. So after pagtapiga, ito kahit hindi mo na siya ibilad, direkta mo na siyang taniman ng transplant. Direkta mo na siyang gamitin para sa iyong pagka-transplant. Kung makikita nyo naman yung product ng ganong procedure ay okay naman po talaga. Hindi, wala ka talagang masasabi na nagulang ka sa pag-aalaga. So yun po yung isa alang-alang natin sa early stage ng ating pananim, dapat ay naaalagaan na natin siyang mabuti. Hindi yung mamadali na natin para lang magkaroon tayo ng tanim. Ang i-consider po natin ay yung magandang tanim. Sana nakatulong ako sa konting tips na to. Basic lang po siya kasi after mo siyang i-sterilize o pakuluan sa tubig, bilad ng maghapon or 24 hours, and then saka mo siya ibabad sa calcium nitrate. Ang isang tip ko pa po pala ay pwede rin po itong gamitin na at kung gusto mong magpunla, pwede rin po ito. At napakabisa po nitong nababad sa calcium nitrate. So ang tawag po natin ay
buffering ng CocoPit. So pwede po siyang gamitin sa napagpupunlaan. Kung mapapansin niyo po, yung punla ko po ay napakaganda. Hindi siya long stem or elongated stem or leggy sa tawag natin. Hindi po siya ganun. At sa unang pagka-sprout niya, bilad agad sa araw. Then yun na, tuloy-tuloy na po yun na ganyan kaganda yung atin punla hanggang sa paglaki na po yan. Okay, kung gusto niyo malaman yung process ng pag-start sa hydroponics o yung pagpupunla, panoorin nyo lang po yung video na to. At see you po sa next video.